gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa Banal na Misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ang lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang mga ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at mga hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroon sa loob ng anim na araw. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang unang tatlong araw ng creation ay ang paghihiwalay. Ng liwanag sa kadiliman, ng tubig sa itaas ng langit at tubig sa ibaba ng langit at ang paghihiwalay ng tubig sa lupa sa ibaba ng langit. Ang sunod na tatlong araw ay ang pagde-decorate. Kaya sa ikapat na araw, dinecorate ng Diyos ang kalangitan sa paglagay ng araw, ng buwan, ng mga bituin. Sa ikalimang araw na siyang pagbasa natin ngayon, dinecorate ng Diyos ang langit sa paglikha ng mga ibon na lumilipad
sa impapawid. At dinecorate niya ang tubig sa paggawa niya ng iba't ibang uri ng mga isda. Sa ika-anim na araw, dinecorate niya ang lupa sa paggawa ng mga hayop at sa wakas ng tao. Sa lahat ng ito, labis na natuwa ang Diyos sa kanyang nilikha. Binigyang diin ang paggawa ng tao. Ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Nilikha sila ng Diyos na magkapantay. They complement one another. They complete each other. Nabuo ang tao kasi may lalaki at babae. Ginawa ng Diyos ang tao na may modelo. Ang modelo ay ang Diyos mismo. Ang tao ay kawangis ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang tao na may misyon, magpakarami, at pangalagaan ang sangnilikha. Man is created as a steward of the rest of creation. Sa ikapatong araw, in-evaluate ng Diyos ang kanyang ginawa at labi siyang natuwa. Nagpahinga na ang Diyos sa kanyang paglikha. The narrator made use of the 7-week day as the time frame of creation. Ginawa na ito upang bigyan diin ang ikapitong araw bilang araw ng pamamahinga. Ang 7-day week ay malaking kontribusyon ng mga Hudyo sa kalendaryo ng buong mundo. Sa version ng creation of chapter 1, pinapakita ng manunulat na ang tao ang pinakarurok ng paglikha ng Diyos. Man is the summit, the high point of creation. Nabuo na ang paglikha kasi may mangangalaga na sa magandang nilikha ng Diyos. Ang tao na siyang kanyang kawangis sa mundo. Sa kasawiang palad, hindi naging tapat ang tao ngayon sa misyong ito. Sa halip na pangalagaan, sinamsam at sinira natin ang sangnilikha. Nangyari ito kasi ginamit ng tao ang yaman ng mundo para sa sarili lamang at hindi bilang mabuting katiwala. Ngayong panahon, nandiyan na ang banta ng global warming at climate change. Sana mas lalong pahalagahan natin ang ating papel bilang tao sa ating kapaligiran. Ang pangangalaga ng kapaligiran ay bahagi ng ating pananampalatayang Kristiyano. Kasi ayon sa ating narinig, ang daigdig ay gawa ng ating Ama sa langit. At ito'y ginawa niyang maganda. Kung mahal natin ang Diyos, huwag natin sirain ang kanyang ginawa. Alagaan at panatilihin natin ang ganda nito. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.